Ipinanganak si Ezra McCandless noong October 6, 1997 sa Stanley, Wisconsin. Ang pangalan na binigay kay Ezra ay Monica Kay. Noong high school, nagpa siya siyang subukan ang iba't ibang pangalan. Minsan siyang nagpakilala bilang Monica Carlin. Mahilig din siya sa sining at pagpo-post ng kanyang mga proyekto online. Pagtungtong niya ng 18 years old, legal niyang pinalitan ang kanyang pangalan sa Ezra McCandless. Pinili niya ang McCandless alinsunod sa pangalan ni Chris McCandless na ang buhay ay naging paksa ng libro at pelikulang Into the Wild na isa daw free-spirited adventurer. Kaya't gusto rin ni Ezra na makilala bilang isang free-spirited artist. Pagkatapos niyang huminto sa kolehiyo ay lumipat siya sa lungsod na Eau Claire, Wisconsin. Nagsimula ring magpakilala si Ezra bilang isang lalaki. Ngunit hindi nagtagal ay muling bumalik sa pagiging isang babae. Nagbago ang kanyang buhay noong 2017 nang makilala niya ang isang medic ng Army Reserve na si Jason Mengel. Siya ay 13 taong gulang na mas matanda kesa kay Ezra. Ngunit noong una, ito ay tila isang pag-iibigan na itinadhana ng langit. Pagkatapos ng 8 buwan na pakikipag-date, ay nag-live-in na sila at nagsimulang mag-usap tungkol sa kasal. Sa mga oras na ito ay madalas silang mag-date sa isang coffee shop. Dito nakilala ni Ezra si Alex Woodworth at naging magkaibigan silang tatlo. Si Alex ay 23 years old na nagtrabaho ng part-time bilang isang barista at bilang isang substitute teacher. Ang pagtuturo talaga ang kanyang pangarap at balak niyang umalis sa pagtuturo at kumuha ng master's degree sa pilosopiya sa University of Oregon. Ayon kay Ezra, si Alex daw ay isang sweet, friendly at animal-loving guy na ibang-iba kay Jason. Kaya't nagdesisyon si Ezra na makipagrelasyon kay Alex lingid sa kaalaman ni Jason na laging wala noong panahon na iyon dahil sa kanyang military duties. Ipinagyayabang din ni Ezra sa mga kaibigan niya na natutuwa siya sa bago niyang relasyon. Ngunit hindi lang ito, meron din siyang isa pang sexual na relationship sa kaibigan ni Jason na si John Hansen. Nakikipagpalitan pa siya ng mga hubad na litrato sa kanilang mga chat. Kaya 3 lalaki ang pinagsabay-sabay ni Ezra noong mga huling buwan ng 2017. Pero hindi rin nagtagal ay nalaman ni Jason ang tungkol dito nang makita niya ang mga text messages ni Ezra. Nung tinanong ni Jason si Ezra tungkol dito, ay nagpa-victim si Ezra. Sabi niya ay nilandi siya ni Alex noong panahong wala siya at nalulungkot. Ngunit matindi ang sinabi niya kay John. Siya daw ay inatake at pinagsamantalahan nito. Kaya tumawag agad si Jason sa pulis at nireport ang nangyari. Unang tinanong ng pulis kung bakit hindi ito nireport agad. Sinabi ni Ezra na hindi niya iniulat ang insidente na mangyari ito dahil nahihiya siya at natatakot. Ikinuwento din niya na lasing daw sila ni Alex nung gabing iyon at doon siya pinilit na makipagtalik. When I got really drunk, almost blackout drunk, and I was throwing up, and he had me go upstairs when I started throwing up, and he took me upstairs, and he put me in his bed, and I was throwing up. I just remember a lot of, I don't know, it's a big mess of a bunch of fumbling and stuff. It was awful. Did you tell Jason what happened? I told him everything tonight. Okay. Okay. Ngunit nung nag-imbestiga ang mga pulis ay nalaman nila sa mga text messages bago at matapos mangyari ang krimen ay isa naman itong kasinungalingan. At nung tinanong din ng mga pulis si Alex ay sinabi niya na inamin sa kanya ni Ezra na may relasyon talaga sila ni John at hindi siya pinilit. Dahil sa pagsisiyasat na ito ay hindi natuloy ang kaso na rape at dito na nakipag-break si Jason kay Ezra. Pinalaya siya sa kanilang bahay at napilitang tumira muli sa kanyang ina na nasa Stanley, Wisconsin. Hindi matanggap ni Ezra ang mga nangyayari sa kanyang buhay at lahat ng ito ay sinisisi niya kay Alex.
Noong March 22, 2018, si Jason ay nasa coffee shop nang biglang pumasok si Ezra at nagtaka siya. Sabi ni Ezra na gusto lang niyang ipakita ang bagong art project na ginawa niya para kay Alex. Kaya't umalis muli si Ezra at pinuntahan si Alex sa bahay. Pero may kakaibang napansin si Jason kay Ezra na hindi niya masabi kung ano. Sinundan niya si Ezra sa bahay ni Alex at nakita niya ang kotse ni Ezra sa harap ng bahay. Sinubukan niyang i-check at umikot sa bahay kung ano ang nangyayari. Ngunit may nakapansin sa kanya at nireport si Jason sa pulis. Mga 1 o'clock ng hapon pagdating ng mga pulis ay ipinaliwanag naman ni Jason ang kanyang pag-aalala. My girlfriend's car, or okay. My ex-girlfriend, we're kind of in a situation, and when she talked to me this morning, I was worried because the guy that lives there is involved in an assault case that she's with, or she's the victim of? She's the victim of an assault that happened, and when she went to him for consolement, I was gone on military order stuff, and I was paranoid because she had like fire in her eyes. Okay. So, who's the girlfriend? Ezra McCandless. Okay. I was just worried because, like, was the door standing open over there when you got there on the car? I knocked like 3 times. I didn't hear anything. I didn't hear a scuffle or anything. So, knocked, yelled, opened the door, and I heard her say, "Let him help you. Let him help you." So then I said, "Hey, is everything okay? Is everyone all right now?" Kaya chinek ng pulis ang bahay at okay naman sina Alex at Ezra noong panahon na yon. At sabi pa ng dalawa na sila ay aalis para makapag-usap. Okay. Somebody called us kind of worried because they saw Jason come over here and he was going in the car and they weren't sure what was going on. No. Everything's fine. Everything's fine? Okay. Umalis si Jason. Umalis na rin ang pulis at naiwan si Ezra kasama si Alex sa kanyang sasakyan. Noong bandang alas 5 ng hapon ay may pumasok na tawag sa 911. Si Don Sipple na isang magsasaka ay tumawag dahil may kumatok daw sa kanyang pinto na isang babae na duguan at putikan na punit-punit ang damit at walang suot na sapatos. Nag-alala siya para sa babae at kailangan ng ambulansya para sa kanya. Don Sipple calling, and I have a young lady that just came to my house and somebody attacked her and she needs a doctor. Her clothes are all torn and... And what is the address you're located at? What? What is the address you are at? E7614 430th Avenue. Okay. And is she injured? Yeah, she's injured. Her mouth is kind of got some blood around it, and her clothes are all torn. Oh, it's here just recently. Okay. And can you ask her what her name is? Just hold on a second. Okay. What's your name, ma'am? What? You don't know? She's in kind of bad shape. She just says she don't know. Nang dumating ang mga pulis at tinatanong na ang babae ay ayaw sumagot nito at hindi niya daw alam ang kanyang pangalan at kung ano ang nangyari. Panay ang kanyang pag-iyak. Ngunit pagkarating nila sa ospital ay kinulit sila ng mga pulis at kalaunan ay sinabi na niya ang kanyang pangalan, Ezra McCandless, at sinabi niya na inatake siya ni Alex Woodworth, ang kanyang ex-boyfriend. Sinabi niya sa mga pulis na tawagin si Jason Mengel para samahan siya sa ospital, ngunit hindi nila ito pinahintulutan at nagsimulang mag-imbestiga. Bumalik ang mga pulis sa farm ni Don Sipple at hinanap si Alex. Kalaunan ay nakita nila ang kotse ni Ezra at sa may likurang bahagi ay may katawan na nakahandusay. Si Alex ay wala ng buhay at 16 na beses na sinaksak sa buong katawan. Nung kinumpronta ng mga pulis si Ezra, sabi niya na naaalala na niya ang nangyari at ginamit daw ni Alex ang kutsilyo para isulat ang salitang boy sa kanyang braso. Kaya tinanong nila kung sino ang nag-drive. Sagot niya ay siya ang nag-drive at si Alex ang pasahero. Dahil dito nagtaka ang mga pulis at tinanong muli kung paano nagawang isulat ni Alex yan sa kanyang kaliwang braso habang siya ay nagmamaneho. Kaya tinamin ni Ezra na siya ang nagsulat talaga noon.
Nagpalit na naman siya ng pahayag at sinabing nakaupo silang pareho sa likod ng kotse at nilabas ni Alex ang kutsilyo at sinira ang kanyang damit para pagsamantalahan. Pero naagaw daw niya ang kutsilyo at sinaksak si Alex. Ngunit taliwas ang lahat ng ito sa ebidensya dahil wala man lang dumi o bahid ng dugo sa loob ng kotse at wala siyang mga sugat sa kamay para masabing inagaw niya ang kutsilyo. Ang isa pa ay wala man lang defensive wounds si Alex. Ito ay nagpapatunay na nakalabas na sila ng kotse at nung nakatalikod si Alex ay inatake niya ito ng saksak hanggang sa mamatay. Matapos ito ay hinila niya ang katawan sa loob ng kotse at sinira ang kanyang damit. Ang mga kasinungalingan ni Ezra ay nagwakas noong April 2018 nang siya ay arestuhin at kasuhan ng first degree intentional murder. Sa panahon ng paglilitis sa kanya noong 2020, nanindigan si Ezra na siya ay isang inosenteng biktima ng isang kakilakilabot na pag-atake at ipinagtanggol lang niya ang kanyang sarili mula kay Alex tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang ama. Ang kutsilyo ding ginamit sa krimen ay binigay ng kanyang ama bilang proteksyon na inilagay niya sa loob ng kotse. What I recall my dad telling me, he told me many times and he would always tell me when you're in a situation with an individual or if someone's attacking you, that you need to do anything and everything you can to get away, to defend yourself. And he would tell me about you can use knives, you can scratch, you can kick, you can fight. Pumasok si Jason sa korte para tumestigo at makikita mo dito ang kakaibang reaksyon ni Ezra. Hindi niya maitago ang kanyang saya na makitang muli si Jason. Ngunit ang pagtestigo ni Jason ay hindi nakatulong sa kanyang kaso. Pagkatapos ng 3 oras na deliberasyon ay nagkaroon ng hatol ang hurado. We the jury find the defendant Ezra J. McCandless guilty of first degree intentional homicide as charged in the information. Bago niya matanggap ang kanyang sentensya, ay nagpahayag si Ezra ng isang luhaang paghingi ng tawad sa pamilya ni Alex. How sorry I am that they have lost their son. But sorry doesn't cut it in my mind. That word is not enough and never will be enough for this loss. Naging malinaw ang hatol ng hukom sa kanya. She boiled over at some point and killed Alex Woodworth. And it was not in self-defense, and she lied about what happened, which is, frankly, not that uncommon. I am going to sentence Ms. McCandless to life in prison in the Wisconsin prison system, and I'm going to set the date that she would be eligible for petitioning the court for extended supervision at 50 years. It's a long time, but the way I reason this, that Ms. McCandless, if she does what she's supposed to do, follows the rules, that she at least has some light at the end of a very long tunnel. Ngunit mukhang hindi pa handa si Ezra na tanggapin ang naging hatol sa kanya. Sa kanyang Instagram page, sinabi niya na hindi siya titigil at ang kanyang pamilya sa paghingi ng hustisya dahil hindi daw niya sinadyang patayin si Alex. Ito ay isang kalunos-lunos na kaso kung saan isang inosenteng buhay ang nawala dahil lang sa isang baliw na babaeng gustong makipagbalikan sa isang ex na ayaw na sa kanya. Sa tingin nyo, self-defense ba ang nangyari? Ipaalam sa amin ang inyong saloobin tungkol dito sa comment section. Huwag ding kalilimutang mag-like, share at subscribe para naman matunghayan ninyo ang mga bagong True to Life crime stories dito.